Magandang buhay mga sir at ma'am ko. Welcome to my channel. For today's video, i-update ko kayo dun sa tanim ko na asparagus 22 days ago. Then mag-a-apply din tayo ng mulch. Lalagyan natin ng mulch yung ating tanim na asparagus kasi sobrang init ngayon. Then para malesen ang stress ng ating asparagus at mabuhay siya ng maganda at mayabong, lalagyan natin siya ng mulch or organic mulch. So ano ba itong tinatawag na mulch? So ito yung mulch ay yung mga any material na nilalagay sa ibabo ng ating garden bed. Sa malalaking farmer, ang nilalagay nila ay plastic mulch. Then, since tayo ay maliit lang yung tanim natin at kukunti lang yung tanim natin na asparagus, ang ilalagay natin ay organic mulch. So, ano ba yung organic mulch? Pwede naman siyang grass clipping, grass, straw, rice straw, wood chips, wood shavings. So pwede siya kasi nadidecompose yung mga bagay na yan, unlike dun sa plastic mulch. Kung mapapansin nyo, itong aking asparagus, then yung pinaka-bed niya, kung mapapansin nyo yung bed niya, may mga dahon. So ang kapal ng dahon na yan ay 2 to 3 inches. So pinuprotektahan niya yung soil natin from extreme heat. At kung umuulan naman ay hindi siya basta-basta may erode kasi may nakakover na mga dahon. Again, ang kapal niyan 2 to 3 inches at pinamamahayan din siya ng maliliit na creatures na tumutulong ma-decompose yung ating organic mulch. So, ano yung purpose ng organic mulch? Number 1, less water evaporation and moisture retention. So, pag kami mulching tayo, hindi basta-basta natutuyo yung ating lupa. So, nagiging moist pa rin kahit masyadong matindi ang init. At the same time, nire-regulate niya yung soil temperature. So, kung ang ginagawa ng mulch ay pinabababa niya yung soil temperature, nagiging happy at nagiging less stress ang ating mga halaman. And at the same time, yung mulch ay helps to prevent weeds o yung mga damo. Ang damo talaga hindi natin maiwasan, may tutubo at tutubo dyan. Kaya lang, pag may mulch, nililimit niya yung pagtubo ng tinatawag na mga damo or weeds. So, at the same time, madali siyang bunutin. Then, since na organic mulch ang ginagamit natin, it acts as fertilizer and add organic matter dun sa ating lupa. And number 5, less soil compaction and improved soil structure. So, pagkang yung mulch natin, dahil nga organic siya, nabubulok siya dahan-dahan, nagiging fertilizer, at the same time, gumaganda yung soil structure ng ating halaman. Nagiging buhaghag lalo yung ating lupa. Then, nagiging maganda yung pagtubo ng ating tanim na asparagus. Again, ulitin ko po yung 5 reason kung bakit tayo naglalagay ng organic mulch. Number 1, less water evaporation and moisture retention. Number 2, regulate soil temperature. Number 3, helps to prevent weeds. Then number 4, act as fertilizer and add organic material or act organic matter to the soil. Then number 5, less soil compaction and improve soil structure. So samahan niyo ako guys kasi itong aking 22 day old na tinanim na asparagus ay lalagyan natin ng mulch kasi sobrang init. Then napansin ko tuyo-tuyo yung lupa. So maglalagay tayo ng organic mulch dahil nga dito sa lugar namin maraming puno ng acacia. Then yun ang gagamitin natin na organic mulch. Pwede din naman yung mga dahon o yung mga damo
pwede naman din gamitin. Since na ang marami dito sa aking lugar ay mga daon ng asya na nahuhulog na, ang gagawin ko, ipunin ko, then ilalagay natin sa ating asparagus bed para maging mulch. So samahan nyo ako, guys. So ito yung aking asparagus na tinanim last June. So more or less nasa 8 months na siya. Then nilagyan ko rin din siya ng organic mulch ng mga dahon. Yan. Again, ang organic mulch ay ini-improve niya yung soil structure ng ating halaman. Then kung mapapansin nyo, pag hinawi natin yan, ayan, ayan, pag hinawi natin yan, maraming organic materials or organic matters na gumagapang sa ating garden bed na tumutulong na mapalaki yung ating asparagus. So tumutulong din sila para maging mapabilis ma-decompose yung mga dahon na to. At the same time, kung mapapansin nyo, buhaghag yung lupa na na pinagtamnan natin. Then moist pa rin siya despite na sobrang init ngayong mga panahon na to. Yan. Yan. So ito, papansin nyo, medyo basa yung ating garden bed. Then yan, may mga insekto na gumagapang dyan. Kung mapofocus natin, kung nakikita nyo doon sa video, may maraming gumagapang na organic matters dyan. Again, tumutulong sila para itong mga dahon na to ay ma-decompose kaagad at maging fertilizer ng ating asparagus. So samahan nyo ako, guys, at lalagyan natin ng mulch yung tinanim natin asparagus 22 days ago. Ito na yung ating asparagus plant na tinanim 22 days ago. So buhay na yung ating asparagus. So marami na rin tumubo na dahon, medyo malago na rin siya. At the same time, dito sa ating asparagus garden bed, naglagay tayo ng okra. Yan. So itong okra na to, sinamahan natin ng okra yung ating asparagus bed para meron kagad tayong available na gulay na masustansya sa ating hapagkainan. Kasi within 2 to 3 months, makapag-produce na siya ng okra. Unlike dito sa ating asparagus, it will take 8 to 12 months bago mag-produce ng asparagus spear. Habang naghihintay tayo, within 2 to 3 months, mamumunga na itong ating okra at meron ng available na masustansyang gulay na okra sa ating hapagkainan. Then, kung mapapansin nyo din, yung ating garden bed ay medyo dry na at tuyong-tuyo. So dahil nga sa sobrang init, summer na ngayon, then ang prediction ng pag-asa ay mahabang tagtuyo. So lalagyan natin yung ating garden bed ng organic mulch. So samahan nyo ako, guys, nalagyan ng organic mulch ang ating asparagus para maprotektahan natin yung ating asparagus from extreme heat para less stress sa ating tanim na asparagus. At the same time, mapoprotektahan din natin yung tanim natin na okra. Ito yung acacia tree na kinukuha na natin ng organic mulch. So marami nang nahulog na dahon. So gagawin natin ay ipunin natin yung mga dahon na yan at gagawin nating organic mulch para sa ating asparagus bed.
Natapos na nating lagyan ng organic mulch ang ating asparagus, for sure magiging happy and less stress ang ating halaman. Kaya mga sir at ma'am ko, maraming salamat sa panunood ng aking video. Please like and share and subscribe na rin para matulungan nyo naman lumaki ang aking channel at patuloy tayong magawa ng video tulad ito. So mga sir at ma'am ko, abangan nyo po ang susunod na aking video. Maraming salamat and God bless us all.